na to. Tara! Wala, lakas ng apoy. Yan mga kagata, magluluto tayo ng sinigang na tuna. Mangunguha muna tayo ngayon ng sitaw. Lagay natin sa ating tuna. Yan, marami akong tanim kasi sitaw, mangunguha muna tayo. Ito. Oops, nabunga. Tayo ng sitaw. Ito kasi mga ano na to, matagal ko nang tinanim. Tira ng bagyo. Pero namumunga pa naman. Kaya hindi na ganun karami. Yan, mga kagata. Talagay natin to sa ating sinigang na tuna. Ating sitaw. Hindi na ata sinigang adubong sitaw na to. Kung marami tayo nakuha, di adubong sitaw na. Ito, okay na to. Tapos ito, kukuha tayo ng okra. Oh, iba. Libre. Ito pa. Yun lang yun. Libre lang ang okra. Ano? Daming ampalayas. Ayan po. Rojos ko. Lalaki. Libre na naman ang ulam. Ah, walang abono yan. Tapos eto, mangunguha tayo ng sili. Okay na to, ganito na lang lalagay natin. Dami sili. Eto pa. Yan, may alugbati. Ating alugbari. Ito ang ating mga si okra. Ito. Dahil walang kangkong, pwede na ang ano. Ito, talbos ng kamote. Mangunguha tayo. Libre. Di pa. Sarap dito sa probinsya. Libre. May sakit yung iba. Ito na yung harvest nating pang sigang. Okay na to. Iluto tayo ng tuna. Ayan. Bubuksan natin ang ating kalan. Ayan na mga kagata. Ayan. Okay na. Ayan mga kagata. Magluluto tayo ng sinigang na tuna. Kunti lang yung mantika. Igigisa ko lang yung ano.
tapos lalagay natin yung ating tuna. Masyado siyang malaki kaya hiwa-hiwa ko siya. Tapos maglalagay din tayo dito ng kaunting patis. Lalagyan natin siya ng kaunting patis. Kanimpla lang. Kaunting patis. Tapos asin. Kunti lang muna. Mag-a-add na lang tayo kapag matabang siya. Lalagay ko yung ating gabi. Kasi ito matagal maluto. Lalagay din tayo ng konting bitching. Lang. Yan, nilagay ko na yung ating sili. Maraming sili kasi libre lang naman yan. Ayan. Dahil luto na yung ating gabi, yun kasi medyo matigas, ilalagay na natin ang okra saka ang sitaw. Ayan. Pinili ko pa rin yung isdang isigang kasi ang tuna dito 220 lang ang kilo. Pero yung karne nasa 400 yata. Kaya mas ano pa rin ang tuna, mas mura pa rin. Mas healthy pa. Yan po, palalambutin lang natin ang okra saka ang sitaw bago natin ilalagay ang dahon ng kamote. Talbos ng kamote, wala kasi akong ano, kangkong. Yung mga gulay kasi dito lang to. Ayan. Ilalagay na natin yung dahon ng kamote. Ayan. Ayan. Okay na siya. Tapos, ilalagay na rin natin ang dahon ng yan, para marami siyang gulay. Pero kung wala naman yan, okay lang. Mabango ko siya. Yan. Ito na ang ating sinigang na tuna. Tapos, ito ang ating pang-asim. Okay na. Pwede natin siyang hanguin. Kain na. Tara! Lakas ng apoy.